demi pertumbuhan. Santo. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sama-sama dalawa ang ating mga kaibigan sa pagkapaturo ng ating street mass. Bilang mga dito ng ating pagdana, panahon ng Karesma, ang alay kapwa. May balog natin sa harapan ng tayo na kapag ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng mga nasa lugar na ito na pinagdadausan natin ng pagdariwang ng misa ngayon ay area 6 and 7. Ito pa ang magiging karapat dapat tayong gumanap pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tayo ng magkapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnabayan tayo sa buhay na wala hanggang. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama naming magkapangyarihan, tunghayan mo ang iyong masambang sambayanan upang ang pagkapakasakit na kusa namin pinagtiisan ay magdulot ng kabutihan sa tanang kalooban at gawing pagmamalasakit sa aming ugalit asap sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninibe at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninibe. Malaki ang lungsod na ito. Abutin ng 3 araw kung lalakarin pagbagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapon paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninibe pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag nito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila sa
at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod ng kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninibe, bumaba sa trono, sa kanyang trono, nagrubad ng balabal, ng damit, ng bilang sako, at naupo sa abo. At pinasabi niya sa mga taga-Ninibe, ito ang utos ng hari na kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Tentim na nalangin na sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ng nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baga pa sa paraan ito, mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya sa kanyang pasya at hindi na ituloy ang balat na paglipo sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang pagbunal sa Ninibe. Ang salita ng Diyos. Salmong tubunan, Diyos ko iyong tinatanggap pakumbabay pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Tugon. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, o Diyos, ng bagong damdamin. Na siya'y harapi, huwag akong alisin ang espiritu mo'y pagpahirahariin. Hindi mo nais ang mga panghandog. Sa hayin sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat ay ang pagkumbabat, pusong mapagtapat. Saan po Panginoon ang aming mga puso at mga labi namin ay linisin mo. Bigyan mo kami ng kababaang loob upang hindi na mabuting balita ang mabuting balita mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa mabuting ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon, samantalang dumalagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahat ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaan ng larawan na nangyari kay Jonas. Kung paano maging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng pag-ukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito na sila yahatulan niya ng kaparusahan. Sabagat nang galing siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon na narito. Sa araw ng pag-ukom, may titindig ang mga taga-Ninibe dahil sa lahing ito at hatulan ang kaparusahan sabagat nagsisi sila dahil sa pangangaraw ng Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang narinito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naman, Panginoon Jesucristo. Napakasama ng lahing ito.
Ito yung kasimula na ipinahayag po sa atin ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas. Bakit sinabi ni Jesus na napakasama ng lahat nito? Sapagkat naghahanap sila ng palatandaan sa langit. Ano bang ibig sabihin ng palatandaan sa langit? Naghahanap ng kahindik-hindik na pangyayari, kagila-gilalas na pangyayari. Yun ang inahanap ng tao. Kapag ang pinag-usapan ay ang pagdating ng Mesiyas. Paminsan ay tayo ay nasunod sapagkat mayroong napaka-extraordinaryong bagay na nangyari. Kapag talimbawa ng lindol, patandaan sa langit. Kaya sinabi ni Jesus na napakasama ng lahing ito sapagkat we are looking for extraordinary events. Sabi ang kumisa, yung extraordinary events ay hindi nagbibigay ng patandaan. Kumisan ay yun ang mismo yung nagdudulot ng malaking sakuna. Hindi na yung palatandaan. Yun na ay sabi nga ay pagdating na mismo ng dilobyo. Kasi yan ang ibinibigay ng mga extraordinary event. Mga kahindik-hindik na pangyayari. So anong sabi ni Jesus? Walang palatandaan na ibibigay kundi ang palatandaan ni Jesus. Kuminsan ay gusto natin ng dramatic entrance. Yan ang kuminsan na nakikita natin. Kaya kuminsan, yung mga pinakikinggan natin ay yung mga extraordinary. Si extraordinary persons. Extraordinary events. Extraordinary situations. Yun ang kuminsang hinahanap ng tao. Ang sabi ni Jesus Elen, walang palatandaan ang ibibigay sa inyo, kundi ang palatandaan ni Jonas. Ang palatandaan ng anak ng tao. At ano yung palatandaan ni Jonas? Ayan, andyan. Anong ginasabi niya? Magsisi kayo taligdan ng inyong kasalanan. Nakita ba natin si Jonas na gumawa ng himala? Hindi. E pato, ito yung itinapon sa dagat at hinain ng balyena. Nakita ba yun ang mga tuga-Ninibe? Hindi nakita ng mga tuga-Ninibe yun. Ano lang nakita nila? Ang isang taong nagsasabi na magsisi kayo taligdan ng inyong mga kasalanan. Yan lang. Yung palatandaan na ibinigay ng Diyos ay ang palatandaan ni Jonas. At ano yun? Magsisi at taligdan ang kasalanan. Kumisan ang pinakikinggan natin ay yung mga extraordinary. Extraordinary. Halimbawa, extraordinary. Masabi ko natin. Alam mo, kumisan, ako ay kumisan ay sinasabi na, gumaling ako rito. Ba't ko sinabing extraordinary? Gumaling ako rito. Kumapat alastas. Gumaling ako rito. Sa ano na ito, sa tableta na ito. Tapos nakalagay naman doon ay, no therapeutic claim. No? Wala daw itong, hindi daw ito gamot. No? Extraordinary yun. Bakit? Hindi mo na gamot eh. Nakakagaling. No? Diba? Kung babasahin niya talaga, that is extraordinary. Pagka gumaling. Hindi naman pa ito gamot. Diba? Kapag narikinig kayo ng mga patalastas, ito, halimbawa na lamang ha, para lang maintindihan ninyo yung ibig sabihin. Yung MX3. No? Ginasabi. Ano sila? Hindi ito gamot.
at walang therapeutic line. Pero nung sinasabi, gumaling ako rito. Asan na ang strong apay? Paano ka makagagaling? Hindi naman pala gamot. Diba? Yan, extraordinary. Yun ang gusto natin eh. Extraordinary. Ayaw natin tingnan yung ordinary. No? Gusto natin ay yung mga, sabi nga natin ay, yung bang nakagilagilalas. No? Yung bang, kaya kumisan sabi nga ay, kaya lang kumisan, sabi nga, kumisan, ang tao kumisan, gumagaling lamang sa pagkat gawa ng placebo effect. No? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng placebo effect? Hindi nyo alam kasi parang mo kayo doktor eh. No? So, yung sabihin ng placebo effect, kunyari, ito'y gamot. Iinumin mo. Dahil sinabi na ito'y gamot, ininom mo naman at ang pakiramdam mo, ika'y gumaling. Pero kung natusin naman, ang ibinigay lang sa'yo, gaw-gaw. No? Yan ang ibig sabihin ng placebo effect. No? Kaya lang kasi, kaya akala mo, ika'y gumaling kasi yun ang nasa isip mo, gumaling ako. No? Kaya kumisan, yun ang extraordinary event. Kumisan nakita. Sinasabi, kaya kumisan, mag-ingat din kayo. Sinasabi, hindi pala gamot, di ba't ka gumagaling? No? So, bahagi yun na kung saan ay pag nilay-nilayan natin, maaaring siguro, pwede siguro na siya'y gumaling. Extraordinarily. Para lang sa kanya yon. Hindi yun para sa lahat. Hindi yun, ibig sabihin, effective para sa kanya. Maaring gumaling siya. Pero hindi nang ulugan na gagaling ka rin doon. Bakit? Extraordinary lang yun sa kanya eh. No? It could be good for her or him. But that means na dahil sa magaling sa kanya, magaling din sa'yo. No? Kasi bakit? Extraordinary nga eh. It is not the ordinary effect. No? Yun po yung pagkakaiba ng gamot. Pag sinabi mo na gamot, pag sinabi na ito ay gamot, ibig sabihin, doon sa sakit mo, malaking porsyento na kapag ininom mo yung gamot na yan, gagaling ka. Halimbawa, paracetamol. Kasi bakit? Para saan ang paracetamol? Sa lagnat. So kapag may lagnat ka, iinom ka ng paracetamol. So, most likely, gagaling ka sa iyong lagnat kasi uminom ka ng paracetamol. Bakit? Gamot kasi yun eh. That is the ordinary. Sabi nga kumisan, pinaniniwalaan natin ng extraordinary event. Yung ordinary, kumisan, kasi very ordinary. Ordinary eh. Si Unas. What is extraordinary about it? Nothing. Ano na extraordinary sa kanya? Sabi lang siya na, magsisi kayo tarigdan ng iyong mga kasalanan. Pero, sa kanila pangin, ay, ordinary na yan. Kaya hindi nila pinaniwalaan. Ang gusto ko minsan na nila ay rin, magbuka ang lupa, mag-uulan ng yelo. Kumisan yun ang pinaniwalaan natin. Kaya tingin mo natin. Makita po natin, sapagat ang kasagutan sa ating mga katanungan is not for extraordinary event and not for extraordinary person. Kasi maaari kasing na itong tao na ito, naging maayos siya rito at nakita natin. Pero, kasi baka extraordinary siya. Baka lamang yun ay kung tawagin natin, hindi siya. E tayo, saan ba tayo nabibilang? Sa ordinary o sa extraordinary? Most of us belong to the level of the ordinary. Tayo yung karamihan. Ang kinakailangan yung makita natin na ilalapat natin sa ating pagkilos ay yung sumasang-ayon sa karamihan. At ano yung karamihan? Ay di yung makita natin na higit sa lahat na makita natin yung katotohanan. Malin na kalitdan natin ang ating mga kasalanan katulad na ipinahayag ni Jonas, katulad na ipinahayag ni Jesus. Pagkatulad ng pagkakataon na kung saan ay pinamamahig natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito, sa pagsunod natin sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung pakinggan natin? Yung araw-araw na
na parinir mo ng magulang ninyo. Kung isa kasi ordinaryo na, wala nang ginawa ang mga nanay at tatay niya kundi kayo pagsabihan. That becomes too ordinary. Pero alam, yun yung naging gabay natin sa ating pagkino sa pang-araw-araw nating buhay sa daigdig na ito. Yan yung naging pamantayan natin. Para alam, ilayo tayo sa kapahamakan. Bakit? Kasi yun ang dulot ng kasalanan eh. Anong dulot ng kasalanan? Kahirapan at kapahamakan. Kahirapan at kapahamakan. Kaya anong paanyayan ay pinapayo ng Panginoon? Ilayo natin yung ating sarili tungkol sa bagay na yan. At ito yung hamon ay pinapahayag sa atin ng Panginoon kapal. Kaya kung makikita po natin, yung katotohanan ay katotohanan. Kahit na ang nagsalita nito ay gumawa ng himala o hindi. Kaya lang kumisan, naging katotohanan yung kanyang sinabi. Kasi bakit? Siya ay gumawa ng extraordinary na bagay. Kaya, kamisan, hindi natin alam, nililin lang tayo. Pinaniwalaan natin yung kanyang sinabi kasi gawa ng may extraordinary isang ginawa. Pero, bagay katotohanan, hindi yun ang katotohanan. Gumawa lamang siya ng paraan na ma-divert yung ating sarili na siya ay paniwalaan. Kasi bakit? Ito kasi yung sikat. Ito yung tinipingala ng tao. Yung makita ko natin. Kaya mo, umisang akin din yung bahagi ng pag-inilay. Si Manny Pacquiao nagsasalita ngayon sa Senado. Samantalang nung panahon na yun ay palaging absent. Kasi bakit? Siya yung sikat eh. Siya yung sikat. So, pinangahawakan niya yung kanyang kasikatan. Pinangiwakan niya yung kanyang kasikatan. Kaya kumisan, naitatanong, yung bagang sinasabi niya ay tama o hindi o gawa lamang ng sikat siya. Kaya kinakailangan maging mapanuri tayo. Mapanuri tayo. Kaya saan ang sabi ni Jesus? Napakasama ng laing ito. Napakasama ng laing ito. Kasi sa oras na tayo ay naghahanap ng kababalaghan, kumisan, yung katotohanan nawawala. Kasi bakit? Ang tinitingnan natin ay kababalagan. Pero yung katotohanan nandito na sa gitna natin. May kababalagan man o wala. Kaya lang kasi ang ating intention ay nandoon sa kababalagan. So anong ibig sabihin ito? Hindi talaga tayo maghahanap ng katotohanan. Ang inahanap lamang natin ay kababalagan. Yung kikiriti lang sa atin. Yung magsusundot ng ating imahinasyon. Pero kung itusin, ay ang katanungan ito, kumisan, hindi natin alam, nililin lang na pala tayo. Nililin lang na pala tayo. Hindi natin napapansin. Kasi bakit? Yan ang sinabi ni Jesus kung bakit napakasama ng lahat ito. Sabagat naghahanap tayo ng mga bagay na ekstraordinaryo sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Samantalang yung katotohanan ay nilalahad dahil sa atin sa pang-araw-araw nating pagkilos sa mandang ginagalawin natin. So ito ba yung ipanalangin natin sa harapan ng Puong Magapal? At ito ba yung didalog natin sa harapan ng Puong Magapal? At ano yung katotohanan na lalong-lalong ipinapakita? Ay, simple lang. Mag-iwas sa kasalanan. Yan ang paanyaya ng Puong Magapal. Magsisi kayo at taligdan ang inyong mga kasalanan. Kung talagang sakali mang hindi tayo nagagawa ng kasalanan, umiwas tayo. Umiwas tayo sa maling daan ng pagkakasalanan. Alam niyo, nakakalungkot lang sabagkat kahapon ay inaprubahan sa third reading yung death penalty. Death penalty. Ay, sabi nga ho natin, ay nakalulungkot sapagkat hindi naman lahat ng mga kongresista ay katoliko. Pero malaking bahagi rito yung mga katoliko. So, ano po ay parang hindi natin naiintindihan yung ating pananampalataya.
parang kulang sa paliwanag. Isa mo sa kadahilanan, isa lang mo, kasi maabang usapin yung death penalty, isa lang mo sa kadahilanan kung bakit pa natin hindi pinapayagan ng death penalty. Kasi pagkat sa oras na tayo pumayag ng death penalty, ano ba ako naging batas ulit ng death penalty? Kapag may isang taong nasentensyahan ng kamatayan, sino pumatay sa kanya? No? Yung bang nag-inject sa kanya? O yung bumaril sa kanya? O yung nag-on ng silya elektrika sa kanya? Kasama yun. Pero hindi lang siya. No? Hindi lang yung judge. Hindi lamang yung mga nasa penal system natin. Kung sino? Tayong lahat. Kasi bakit? Tayong gumawa ng batas eh. Ay, hindi naman kami pangadalang kongresista. Hindi naman kami ang bumoto. Pero ang tanong ay, pinayagan natin sila na bumoto ng para sa death penalty. No? Hindi ako kasama dun eh. Yan po yung tawagin natin ay yung theory of conspiracy. No? Dahil sa pinagkasunduan natin na ito yung mangyayari. Either na hindi naman ikaw ang gumawa noong pagpatay, pero dahil kasama ka sa plano, ay alin, kasama ka doon sa penalty. So, isa pang dahilan kung bakit hindi tayo pumapayag sa death penalty alin. Kasi, we will incur the punishment. Their blood will be on our hands. Ang bugo na dadaloy sa mga paparusahan ng kamatayan ay nasa kamay natin. Kasama tayo doon sa pamatay. So, pero yun po ang bahagi o no? Kasi bakit tayong pumayag eh? Yan ang ating batas. Batas yan. Hindi lang yan batas ng mga kongresista, batas ng bayan ng Pilipinas. At sino yung kami kasama dun sa bayan ng Pilipinas? Tayong lahat. Isa lang po yun sa halimbawa na yun. Pero yun yung pamantayan na kung saan ay makita po natin. Eh pag-ingatan natin, baka we're looking for extraordinary events. Nakalimutan natin na ang kalimitang pangyayari sa daigdig natin ay nangyayari sa ordinaryong pamamaraan. Yung ordinaryong pagmamahal ng inyong mga magulang, ang ordinaryong pagmamahal ng inyong mga anak, ng inyong asawa. There's nothing extraordinary about it. Maliban na lamang kung kayo exemption to the rule. Pero generally, makita natin kasi sabi nga natin, yun ang pamantayan natin, ordinaryo tayo, kakalimitan, ordinaryo yung pagkilos. Extraordinary events and extraordinary people only counts, sabi nga, once in a blue moon. Kaya katawag yung extraordinary. Hindi yun ang palagi nangyayari. Kaya hindi dapat yun ang pagbabasiya ng katotohanan. Ano yung pagbabasiya ng katotohanan? Yung mga nangyayari sa ordinaryong pagkilos natin sa daigdig natin. At isa na rito, ang patuloy na pag-iwas sa kasalanan. So, dilag po natin sa harapan ng puong may kapal. Dilag po natin sa harapan ng puong may kapal. Sabagkat, baka mamaya, sa paghahanap natin ng mga kahindik-hindik na mga bagay, hindi natin kamusta mapapansin na nalilin lang tayo ng demonyo. Hindi na natin napapansin na may sa mga ordinaryong pangyayari sa ating buhay ay may mga bagay na hindi natin nakikita na dapat nating bigyan ng pansin. Na kung tusin ay sumasakob lamang doon sa panyay na pagbibigyan alin, magsisi kayo at tadigdan ang inyong mga kasalanan. Tingnan po natin sa mga ordinaryong pangyayari nito sa daigdig natin na kinagilawan natin. At sabi nga natin, huwag kayong maumay.
Huwag kayong maumay sa ordinaryong ginagawa natin. Kasi yun ang buhay na ginagawa natin eh. Yung mga extraordinary events, extraordinary people, minsanan lang yan. They happen. Pero yung tunay na magtuturo sa atin, ang landas tungo sa kabanalan ni Helen, ang mga ordinaryong tao, ang mga ordinaryong pangyayari, yung palagi natin kasama, na kumisan yung mukha natin, ay siguro yung mga mukha na palagi natin kasama, na kumisan sabihan, naumay na ako sa mukha mo. Kasi palagi natin kasama. Pero yun, yun ang mga taong palagi natin maging kasama. And there are people who have supported us from time to time. Ay baka nakakalimutan natin na sila yung mga taong palagi nating kaakibat sa mundong ating ginagalawan. At yun ang higit nating pahalagahan. Baka nami-miss natin yung mga taong ordinaryo nating palaging kasakasama. Dahil sa pag-anais natin na makita ang mga bagay na kakaiba at hindi ordinaryo. Kung tawagin nga ako sa Ebanghelyo, Ellen, ang mga tanda na galing sa langit. Yung ang hinahanap ko minsan natin, yung term na ginagamit natin, signs from heaven. No, huwag natin kalimutan ang tunay ng mga tanda ng langit, Ellen. Yung mga mukhang kasakasama natin araw-araw, yan ang mga tunay na tanda ng langit.
Tumayo tayong lahat. Alangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming bumika, ang iyong mga kaloob ay aming inihahain upang aming sambayin ang mangalan mo, mapagsaluhanwa namin at ito sa pahinabang bilang tagapagdulot ng iyong walang mali na kagalingan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at iyo. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon, sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo sa Jesucristo pang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban ng mga apitbuka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkataong aming may isaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang ang iyong sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang kusang loob ng maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang abunan, inawa kanya ang kalis. Mali kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang kagpitan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Thank you.
misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay niyari namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat kay kami yung minarapat na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tuguan ni Kristo yung buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at busin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang tayong kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kay hindi na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalingunagan. Kaawaan pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Bereng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, mga apostol, ni San Martin, at ang lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoon, Jesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen, amen, amen. Upang makita natin ang tanda na ibinigay ng Diyos si Jonas. Sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Cristo. Amen.
panahon ng Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang pinipigay ko sa inyo. Kung ngayon mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu saan po magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nilang mo sa inyo. At sa maiyari. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.